dito po tayo sa Malinis Barangay Ilag. Karwas. Pagkarwas, dalawa po ang isa di Kuryente at ang isa di Gasolina. Caravan. So yun lang po. Ito po yung mga gamit po namin. Napakita po namin at dinidemo sa Barangay Ilag. Sige po, yun naman po ay... Kahit po sa presyo, pwede kayo magtanong, masagutin ni sir. Yun po ay rescue basket po sakali may aksidente na nasa ilalim. Ano? Kailangan po ubas naman po ang kami tanggapan. Ihilahin po naman ang taroon. Kung sakaling gusto niyong bumili, saan kami bumili, paano makakabili? Sa isang araw, dalawang barangay pupunta namin. Ano pa nga posibleng nakapagod. Kasi the same lang gagawin namin. Hakutin, iiwanan. Hakutin, i-demo, at i-liquid, iuwi na ulit. Ano po, wala kayong mga tanong, wala kayong mga problema sa amin. Wala naman. Bahagi po ito na pa 2021 National Disaster Resilience Month na may tema tamang pamamahala, kahandaan, kaalaman at pagtutulungan sa sakuna at pandemya ay kalasag ng bayan. Okay, maraming salamat po sa paliwanag ng ating mga kagamitan sa ating BRM. So ito po yung bahagi ng ating kapasidad sa pagtutulong sa ating mga emergencies o sa ating mga calamities. Ito po ay konti pa lamang. At sana nga po sabi natin ang ating hiling ay magkaroon kami ng isang magandang storage facility. Barangay ng Ilag. Yan ang mga konsihal, DSW. At mga barangay disaster rescue. Yung kapasidad ng ating opisina sa pagtugon ng sa mga kalamidad. Sige ka na pangalan? Barangay Ilag. Yan, after na nakakapagod na umaga ng NDRR o Rescue Caravan at sa masap na merienda. Hello! Yan ang SK dito. Napakaganda niyang SK. Ito mga kunsihal mo. Kunsihal. Dati kamo na lang. Uy, dati kamo na lang. No-comment ako ron. So may umaga, matapos ang presentation ng mga rescue equipment, ay merienda. Dito pa ibang kasama namin. Ngayon po, natapos na po yung presentation ng mga rescue equipment ng Barangay Ilag. So, after ng merienda, sopas na masarap, mainit. After ng merienda, diligpit na namin, tapos lipat naman kami ng ibang barangay para naman mamayang hapon. So that's it mga kaibigan. So, yung dump truck namin, yung military truck na sobrang na yata sa gamit, yun, pinapagawa po namin. So, sila po yung... Marami pa po yung mga tukol sa evacuation center. Nandun na po yung mga tulyasi namin, yung mga pressure. Sa barangay Ilag. High pressure stove. High pressure stove. Ngayon, heavy duty. Ilan po yun? Dalawa na po yung aming ganun. Yung ginagamit. Dalawang barangay naman. Tapos yung mga gamit sa kusina, halos bukas naman. Malapit na makompleto. Kasi yung mga plato. Kailangan, meron din po kayo. Mga basic na dyan. Dapat marami din kayong plato. I-compare nyo doon sa ilan ba lagi yung inyong pinatapanatagal ang so yung barangay population po ay dito pa nag-contact sa may central elementary. So yun lamang po, kung may mga tanong kayo at gusto matutunan, bukas naman po kami tanggapan na para sa inyo ang papagitan ng aming ilang po maraming tanggapan sa pag-inig. At yun din, darun din sa mga pag-inigitan na pinagkita. Maraming salamat at maganda ang pagpapaliwanag. Mga kaibigan, ngayon po ay dito naman po ang ating caravan sa barangay Kalsapa, sa Yumping Kalang Barangay. Pero dito po natin gaganapin yung display sa
gym ng Kalsapa Elementary School. So ito po yung kanilang school. Malinis, maganda at marami tanim. So doon po natin gaganapin yung display. At sige po. Magandang umaga po. Nandito po tayo sa lugar ng Barangay Kalsapa at nakigamit po tayo sa Kalsapa Elementary School para magkaroon ng may sagawa po natin ang ating rescue equipment na caravan display. At habang nag-ipon-ipon pa ang Barangay Kalsapa, nag-prepare pa sa iba. So yan lang muna mga kaibigan. Mga kaibigan, dito na po tayo ngayon sa Barangay Kaagutayan, next barangay natin para sa rescue equipment caravan. So yan po, start na po tayo para sa NDRRMO San Teodoro rescue equipment caravan. So yan po kasi kaya po konti kasi sila po yung mga barangay rescue. Kaya po ganyan lang po sila. So yung mga kasama ko, yung pong happy namin, sasalita. Pagtumba ng puno sa kabahayan. Bantang panganib natin yung kung pasa tutumba ang puno sa ating kabahayan. So ito po yung kanilang barangay, Barangay Kaagutayan. Usually karamihan po rito yung mga katutubo. Pero hindi man lahat. Majority lang ang nakatira dito ay katutubo. Bulubundukin siya. At ito yung tinatawag natin na maganda paghandaan natin. Kami nasa covered court ng barangay. So magandang hapon po. Dito po tayo ngayon sa Barangay Digaan. Kung saan po yung panghapon na ating schedule para sa disaster rescue equipment caravan. So sa ngayon po ay wala pa po yung Barangay Bigaan dahil masyado pa maaga. Mamaya po pong 2 PM ang aming schedule. So nag-prepare na po kami ng mga gamit. At ito po isa sa mga gamit ng Barangay Bigaan. So ito po yung aming inihanda. Mga gamit po namin. Nakakapagod kasi ililigpit mo sa hapon, bubukas na sa umaga, tanghali, ganda naman, ilalabas na ulit. Ito pang high angle. Kapagod. May nakontang makasama ko pang high angle. Ito pang WASAR, Water Search and Rescue. Ito pang camp. Pang camp or evacuation area. So yun po yung mga panghukay. Ito naman yung pang mga demolition. So pwede ito ba ibang gamit? Marami pa kaming gamit sa office pero hindi namin inilabas kaya sobrang dami na. O sobrang bigat, hirap pagdala. So ito naman po yung gamit ng Barangay Bigaan. Yan. Yan po, wala pang masyadong tao dahil mamaya pang 2 PM ang schedule. So that's it muna mga kaibigan.